Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ang ating pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito ay galing po kay Tuason Mark Gerald. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang inaheng baboy daw po ay nakunan 7 araw mula lang naiay. Pero may kasamang 7 biik na may kasamang inunan. So kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga nakukunan po ng mga aalagang inaheng baboy natin mula ng naiay. Ang ating mga inaheng baboy po mga kaibigan, kapag tayo po ay nagpapabulog sa kanila o nagpapakasta sa ating mga inaheng baboy, ito po ay ating iobserbahan within 21 days after kung sila ba po ay magre-reheat o hindi. And then, kapag hindi po tayo sure sa first 21 days, another 21 days na naman po na pag-observe natin. Ang total po yan ay 42 days na para ma-confirm talaga natin na buntis po yung ating mga inaheng baboy para ma-sure natin na makikita na po natin yung mga signs na sila po yung nagbubuntis na po mga kaibigan. At the first 21 days ng ating inaheng baboy, sa mga panahon na iyan, yan po nabubuo yung biik doon sa loob ng tiyan nating inaheng baboy. Kasi after po nakastahan, after po naiay yung ating mga inaheng baboy ngayong araw, yung sperm cell ng barako po ay magta-travel pa yan doon po sa loob ng cervix ng ating inaheng baboy. Hahanapin pa nila yung egg cell ng inaheng baboy. Yan po ay magkakaroon ng conception ng pagtatagpo ng sperm cell ng barako at saka egg cell ng babaeng baboy within the 24 to 48 hours pa lang. Hindi po yan agad-agad nangyayari. Kaya po, sa tanong po nating subscriber ngayon na ang kanya dong inaheng baboy po ay nakunan 7 araw bago naiay, na may kasamang 7 biik na may kasama ding inunan. Ito pong problema ng ating kaibigan ay imposible po mangyayari na 7 araw pa lang nakunan yung kanyang inaheng baboy na may kasamang 7 biik. The first 21 days pa lang sa loob ng tiyan ating inaheng baboy ng sperm cell ng barako at saka egg cell ng babaeng baboy, dyan pa lang nabubuo yung mga major vital organs ng mga biik katulad ng puso, lungs, brain, mga buto, bones, at saka yung kanya pong mga central nervous system. Maliit pa lang yung fetus sa loob ng tiyan within 7 days. Microscopic pa lang yan, mga kaibigan. Hindi pa yan makita sa ating mga mata. Kapag mayroong lumalabas sa mga extraseminal fluid, posible po yan. Pero walang kasamang biik. Kapag naman nalusawan yung ating mga inaheng baboy, posible din po yan, nalabas yung mga parang nana, pero walang kasamang biik kasi within 7 days span of time after naiay yung ating mga inaheng baboy, hindi pa natin makikita ang masyado yung mga biik. Maliit pa lang po yan, mga kaibigan. Ang nangyayari po sa ating kaibigan, siguro sa kanyang inaheng baboy, bago niya pinaiay, ay buntis na po siya. Kaya nang naiay yung kanyang inaheng baboy, pinasukan ng cateter doon sa loob ng urethra, pumasok doon sa cervix, opening ng cervix, na-stimulate yung cervix at bumuka, kaya lumabas yung mga biik na nabubuntis kanyang mga inaheng baboy. Kaya nga, atin talagang uobserbahan yung ating inaheng baboy kapag sila po ay buntis o hindi. Nang sa ganon, hindi po masayang yung kanilang binubuntis. Mayroon kasi pong tendency po mga kaibigan, kapag AI po yung gamit natin, na hindi natin alam na buntis na pala yung ating inaheng baboy. Pero pina-AI pa rin natin. Kapag ganun po mangyayari, magkakaroon ng stimulation doon sa loob ng cervix. Kapag na-stimulate yung cervix, bubuka po yan. Pagkabuka niyan, dahan-dahan pong mahuhulog yung mga binubuntis na maliliit na biik na doon sa loob ng uterus ng ating inaheng baboy. Kaya, ang atin pong iisipin, ang atin pong bibilangin, ay mula araw ng na-AI, aling lumabas yung mga biik na 7 days, ayan, buo na po yung mga biik. Kaya siguro yan po yung nangyayari po sa ating pong kaibigan. Dapat talaga masilan po kayo sa pag-obserba. Kasi sayang po ang mangyayari kapag napaiay natin yung ating inaheng baboy na buntis, talaga pong mayroon pong chance na makukunan yan. Bago po tayo magpaiay sa ating mga inaheng baboy, dapat atin pong obserbahan na siya ba ay nabuntis doon sa previous niya na pag-iay. O bibilangan natin yung araw kung kailan po yung kanyang previous iay para malaman natin kung buntis siya o hindi.
Kapag dumalagang baboy po yan, kaibigan, at saka na-EI po natin, under after 7 days, napunan po siya na may kasamang 7 biik. Imposible po yung mangyari. Kasi nga po, within span of 7 days after EI, hindi pa makikita natin yung mga biik na nasa loob ng uterus natin, mga inaheng baboy po, mga kaibigan. Dapat, bago po kayo mag-re-EI, bago po kayo magpakastang muli sa inyong mga alagang inaheng baboy, i-assess nyo muna kung nakabuo ba o nabuntis ba yung inaheng baboy nyo sa previous EI o previous kasta nila. Nang sa ganon, hindi po sila makukunan po, mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman tungkol po kung pwede ba makunan yung mga inaheng baboy na 7 araw po lang na nabulugan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.